Si Congressman Marco Lita. Joke lang po kasi dyan naman. Ibigay ko na sa kanila. Ayan mga kababayan, ako po si Bima Channel. Kaharap na po natin ang isa sa ating pong hinahangaan na senador. At magna number one po itong senador, mga kababayan. No other than Attorney Congressman Senador Marco Lita. Sir, live po kayo ngayon sa BMR Channel sa YouTube. Tagahanga po ninyo, isa pong DDS vlogger. BMR Channel. Sir, una ko pong tanong, ano po ang aasahan sa inyo ng taong bayan sa inyo pong paghangad ngayon na tumakbo po kayong senador? Magpapatuloy ko yung aking advocacy na ang pamamahala sa ating bansa ay kailangan nakabase sa katarungan, sa pagkakaisa, sa katwiran, sa katotohanan. Hindi dapat nag-aaway-away ang mga leaders natin. Sapagkat pagka nag-aaway-away ang mga leaders, ang nagkakaroon ng epekto ay sa ating mamamayan. Kapag ang mga leaders natin ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng pagkakaisa, isang mabuting bagay yon. Titingnan mo halimbawa ng lahat ng leaders iisa lamang ang direksyon, iisa lamang ang kanilang gaway, at lahat ng kaisipan nila ay nakatuon sa ikabubuti ng mamamayan. Naisip niyo ba kung gano'ng kalaki at progreso ang ibubunga nito sa ating bansa? Pero kapag nagsimula mag-aaway-away, katulad ng nangyari mga nakahuling araw, pati ba naman ang hopya ay pag-aawayan natin? Ito'y makikita mo na napakalungkot na mangyayari. Magkukompromiso, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa kapag walang pagkakaisa. So ang aking pagtakbo ay sumisimbolo, lumalarawan sa aking pagnanais na magkaroon ng tunay, ulitin ko, tunay na pagkakaisa. Kasi ito lamang ang basihan para umangat ang ating bansa. Congressman, napansin po namin noong nagkaroon po ng hearing patungkol po dito sa budget ni Vice President Sara Duterte, ay isa lang po kayo sa nag-re-raise patungkol nga po dito sa tinatawag na yung kaugalian ng Kongreso. Bakit po sa tingin po ng mga viewers, mukhang hindi po yata ginagalang ng mga kasamahan ninyo? Yun nga yung nalulungkot ako. Kaya lang, yung misan, intindihin mo na lamang sila. Lahat kasi nung mga nagtatangka na pagtatanungin ang Vice President, mga bagito kasi lahat yun eh. Ang mga bagito. Sa Congress, na-observa ko yung tradisyon at pagkagalangan sa kapwa sangay ng pamahalaan. Pagka executive department, legislative at saka judiciary, yung mga pinuno nito, dahil sa ang basihan dito ay pagkagalangan at pagtitiwala, hindi na tinatanong yun eh. Kasi paglalatag lang yun ng budget. Ang ginawa nila, sapagkat pag ito sila, hindi nila naiintindihan, akala nila yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila, budget briefing lang yun. Hindi naman na ibig sabihin, kung masusundan namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay pinagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno na nakasulat sa atin sa aligid bata, hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung nagpipresent ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. Kaya ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, kuha na lang sila. Kaya yung sinabi ko, mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa kuha. Para ganun tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo muunahan ang kuha. Apply lahat sa kuha ang representatives. Kaaway-away. Ngayon, kung hindi nila makita yung tatwiran, wala na akong magagawa. Tinanggal nila lang ako sa komite. Okay lang sa akin yun. Kahit ano pang gawin nila, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung nalalaman ko tama. Yan ang prinsipyo ko. Wala akong alam na ibang prinsipyo. Kundi yung tama, tsaka yung makakawin. Correct. Paglalaban ang tama. Nakapit niyo po yung pagtanggal sa inyo sa lahat ng komite ninyo. Ano po ang inyong nakikitang dahilan bakit po nila tinanggal kayo?
O eh, dahil hindi nila mapangatwiranan yung sinasabi ko. Ayaw nila tinuturuan ko sila. Ayaw nila na pinaalalahanan ko sila. Yo, correct. Sa pagkatama yung sinasabi ko, wala silang mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Palagi ko napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro ay magmina sila ng ebidensya laban sa ating pangalawang pangulo na alam ko naman walang basihan, walang katwiran at nakabase lahat sa illegal na pamamaraan. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay niyo kung gusto niyo magmina ng ebidensya ng walang basihan. At gagamitin niyo siguro kung nag-iisip kayo ng impeachment, nasa sa inyo. Kaya nila ako tinanggal para sa ganun siguro kung magpapalit sila ng impeachment ay hindi na ako siguro makakapag-depensa. Yun ang akala nila. Nagkakamali sila. Habang nandun ako, nalaman ko yung tama. Gusto nila, tanggalin nila ako sa House of Representatives. Pero mahirapan sila. Hmm. Kung regarding naman dun sana, di ba, ang gusto nyo mangyari pag naging senador kayo, yung function ng Oversight Committee, kasi kulang yung 8 minutes nyo nung nagpapaliwanag eh. Ano ba yung kahalagaan ng oversight? Yung oversight kasi, kinakailangan suriin mo, tingnan mo kung yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin ay nangyayari. Anong saysay, anong halaga ng batas na ginawa mo? Ang tagal kaya ng paggawa ng batas? Ang gastos kaya ng paggawa ng batas? Correct. Pagka nagawa mo, bigla mo na lang ilalagay sa cabinet, hindi mo gagamitin. Saka naman nakakita, ikaw bibili ka ng sapatos, ng damit. Hindi mo gagamitin, lalagay mo lang sa cabinet. Hindi na bulok yun. Sayang naman yun. O eh, paano yung layunin ng batas na yun? Di ba para sa tao yun? Walang gustong gumawa nun. Ang gusto nila puro nawa. Puro salita. Mm-hmm. Ano ba ngayon ang mga kilala ninyo? Puro salita. Mm-hmm. Ano ang maaasahan namin sa isang Congressman Marcolita patungkol nga po dito sa mga napupunan ninyo ngayon sa Kongreso at dito naman pagdating ninyo sa Senado? Maasahan po ninyo ay isang tapat, malinis, at walang pagkukunwaring paglilingkod. Correct. Itatama po natin yung mali, ilalabas natin yung mali, mangyari na yung mangyari. Pag napunta ako doon, ituturo natin sa kanila kung paano pagiging senador. Makikita nyo kung ano talagang gawain isang senador. Bahala sila sa buhay nila kung kukopyahin nila ako. Pag kinopya nila ako, makikinabang ang taong bayan. Pag hindi nila ako kinopya, mapapaya silang lahat. At bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Last na lang na tanong kong, pakipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po, ang nangyayari, lagi pong marami po ang mga committee na nag-iimbestiga. At sinasabi, ito daw po ay in aid of legislation. Ano po ba ang ibig sabihin pagka ganito? Bakit po wala pong nabubuong batas? Yan pong inquiry or investigation in aid of legislation, ang ibig sabihin nun, kaya ka lang gumagawa ng kaupulang pagdinig in aid of legislation sapagkat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya, in aid of legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buwin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ng makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource person. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Ah, yun okay? Pala yun. Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng inquiry in aid of legislation, meron ka ng panukalang batas na dala-dala. Blanco na lang yun, diba? Yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw. Pero wala naman silang binubuong batas. No. Tingnan po ninyo. Walang ginawang batas. Ilan sila kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Hmm. Kaya kahit 1,000,000 tanong, o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin niya, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation. But they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali.
at hindi pinapayagan ang ating salik ng batas. Sabi ng ating Korte Suprema, ang Senado, ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Correct. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanongin mo sila, sa dami ng taong tinawag nyo na nung humarap sa inyo, ilan na po ang naisip nyo na legislation? Ang sasagot nila sa inyo, wala. Ayun, wala. Nasasayang ang pundo. O kaya nga hindi ako sumasama sa Quadcom. Yung palang dahilan. Ako sa Quadcom. Bawal daw po kasi yung may isip doon, Kong. Hindi yun. Ano yun, Kong? Ayaw ko pumunta roon dahil wala sa hulog yung Quadcom. Walang legislative purpose. Sasama ako doon kung merong legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanco na dapat punan? Kailangan i-fill up mo lang, di ba? Halimbawa, 10 yung provision ng panukalang batas. Yung dalawa doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit mo hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? Kapag hindi niya masagot o ayaw niya sagutin, ikukulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga sesyon ng Korte Suprema. Kinakailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard, there should be the rule of pertinence. Ibig sabihin, kung yung tanong mo hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatang magtanong na. Sana maintindihan ninyo. Medyo technical, ngunit tapos ng aking makakaya, gusto kong ipaliwanag sa inyo para kayo mismo ay maging daan, may paliwanag din sa mga tao na kung minsan na nami-mislead, akala nila ganun na ganun. Hindi po. Kapag tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya. Correct. Lalong hindi korte. Tama. Kami po'y gumawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Follow up, Kong. Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila? Wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang magpasikat. Purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain. O yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari sabagat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilala na ninyo kung sino yun. Kaya ayaw ko sumama sa isang pagdinig na walang kakwenta-kwenta. So, malinaw. Malinaw, ko. Last piece ay... Yan na mga kababayan. Yan na po. Okay. Maraming salamat.